Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Ang sagot ni Hob sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko noong pamang una. Ngunit sinunta kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya'y makalalaban? Walang sabi-sabing inyuga yaong bundok. Sa tindim ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang niyayanig. At nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw. At kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan. At sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang mga milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya ay nagdaraan, ngunit di ko namamalas. Siya ay hindi ko makita, bagamanat naglalakad. Ano man ang gawin niya, ay walang makahahadlang ni makapagtatanong, bakit mo ginawa yan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, maninikluhod akong tunay. Kahit niyabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringginiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag o sa kaharian niyong mga patay iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala nang pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, o Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga,
ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel, natapat at masunurin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng mga anghel na tagatanod o yung The Feast of the Guardian Angels. Alam niyo po, nung pong elementary po kami, nag-aaral po kami sa Malolos, sa tabi po ng Malolos Cathedral, yung ICSM. Kapag ka po October 2, masayang-masaya po kaming lahat ng mga bata kasi po feast day po namin yon. Dahil nga po, di ba, traditionally, ang mga bata, nung tayo po yung mga maliliit pa, ng mga bata pa, hindi ba lagi tayong sinasabihan ng ating mga magulang na meron tayong anghel de la guardia na palaging gumagabay sa atin, palaging nag-iiwas sa atin sa masama, palaging sumusuporta sa atin para hindi tayo masaktan at magkamali. Kaya po tatanungin ko po kayo ngayon, mga kapatid, sa pagnilay po natin ito, sino po ang palaging niyo pong nilalapitan? Ang inyong guardian angel o ang inyong mga guardian devil? Sino po gusto niyo? Guardian angel, guardian devil. Guardian angel. Guardian angel ang gusto natin. Pero bakit natin palagi siyang pinaiiyak? Kasi gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Bakit natin siya hindi pinapansin? Hindi tayo nagdadasal, hindi tayo nagsisimba. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang mga anghel de la guardia ay paalala sa atin ng tanda ng pag-ibig ng Diyos na ayaw tayong mapalayo ng Diyos sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung meron tayong guardian angel, kailangan nating makipag-cooperate. Bakit po?
mahina po tayo eh. We are prone to commit sin. At kahit po tayo mahina, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang mga anghel upang tayo gabayan, upang tayo protektahan, upang tayo dalin sa tamang landas ng ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, hindi ba? Sa mabuting balitang napakinggan po natin, tinanong po ng mga alagad, sino po ang pinakadakila? Tinanong niya sa kanyang mga alagad, sino ang pinakadakila sa harap ng Diyos o sa kaharian ng Diyos? Ano po ang ginamit ni Jesus na halimbawa? Kinuha niya ang isang maliit na bata at sinabing, ang sino mang tumatanggap sa mga maliliit na ito ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumatanggap sa mga mabatang ito ay mga pinaghaharian ng Diyos. Para po maintindihan po natin ang konteksto ng mabuting balita, dumating kasi sa punto mga kapatid ang mga alagad, ang mga taong simbahan, ang mga sinaunang Kristiyano, naging mataas sila. Para bang sila na'y magaling, sila na'y mahusay, nakalimutan nilang humingi ng tulong sa Diyos. Kasi po, they are entitled of everything. And because of that entitlement, mga kapatid, nakalimutan nila na sila'y mahina, na sila'y nagkakasala, na kailangan nila ng Diyos para sila'y gabayan at protektahan. Kaya po, ito po'y paalala hindi lang sa mga sinaunang Kristiyano, kundi sa ating lahat. Paalala ng kababaang loob ng Diyos, paalala ng pagiging mababa ng tao. Kaya po, tinuturo po sa atin ngayong kapistahan po ng mga guardian angels, bakit natin kailangan ng paggabay ng Diyos at paggabay ng mga anghel? Kasi dapat po tayong magpakumbaba dahil tayo walang-wala kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kung wala ang mga anghel na ito, wala din po tayo. Dahil ang mga anghel na ito na sinugo sa atin ng Diyos, ibinilin tayo upang tayo'y makaiwas sa pagkakasala, makaiwas sa paggawa ng mali, at lalo nating dadakilain, walang iba, hindi ang ating sarili, hindi ang mga taong iniidolo natin, kundi ang Diyos na lubhang dakila. Kailan ka po huling nagdasal sa Diyos? Kailan ka huling humingi ng tulong sa iyong guardian angel? Baka mamaya, yung sagot sa dasal mo, yung sagot sa hinihingi mo, e nasa tabi mo na, nasa guardian angel mo lang pala, hindi mo lang binubuksan ang iyong puso't mga mata. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang panawagan sa atin ng inang simbahan. Maging mababang loob tayo. Maging katulad tayo ng mga bata na walang inaasahan kundi ang pag-ibig ng Diyos. So pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa ang mga banal na anghel ay maging paalala sa atin na mahal tayo ng Diyos, na ginagabayan tayo ng Diyos, na makapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Sa bawat panalangin, ating tutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad
naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yung mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama sa langit, sa aming pag-anay sa sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo, tunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin. Ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel, ipagkalobong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil, at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkanghel ay di mapagkawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layuning ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahala Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan na ba tayo na para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, Panginoon,
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Bukas, October 3, 2024, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi ka sasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. O kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.